Oh guys, day 20. Hapon na naman ulit. Naiinip na naman si Lola. At nag-aalala. Yan, anong inaalala niya yung nanay niya daw, hinahanap niya sa akin. Dito kami sa garden ulit. At yung anak ay nagpahinga. Buti siya may pahinga, no? Ay, wala. So, buong maghapon is, nagluto lang ako kanina. Tapos yung hindi na ako naglinis. Siyempre, nagugas ng pinggan. Pinakain sila, naghain. Ngayon, yung problema, hindi pa na malengke yung nag-grocery yung anak. Hintayin lang natin siya na grocery, wala tayong makain mamayang gabi yung kung anong kakainin. Tamad ka din kasi itong anak eh. Ayun nga pala guys, kanina, it's mga bandang alas dos. Ay, may quitis na naman. Dito sa may bandang Tel Aviv, yan, marami dyan sa Holon, sa ang dami, pero sabay-sabay, parang umulan, pinaulan nila. Tapos may bumagsak ditong sa may Rishon daw, tsaka sa may Petah Tikva, pero wala naman nasaktan. Ngayon, nilalamok na kami dito ni Lola. Yan, usukan pa ako ni Lola dito. So yun, pero okay naman, no? Wala nasaktan. Sa tingin ko medyo safe dito sa banda dito sa anak ni Lola kasi medyo malayo, 10 kilometers yung layo niya, kaya medyo panatag ako dito. Pero may narinig ako na pagsabog sa malayo, bandang Oda Sharon yun eh, yung meron. Pero dito, banda dito wala. Ken, we'll phone him, we'll phone her, okay? Okay guys, nangungulit si Lola na naman. Day 21 na tayo. Ito is Friday na naman. Siyempre, 3 weeks na yung kaguluhan dito. Ngayon, siyempre, nakatira tayo dito. Kasi, yun, inutusan tayo maglinis ng bahay. Ngayon, maglilinis tayo ng CR. Well, CR ko naman ito. Yun, narinig ko kagabi na, day 20 yun. Parang pinaulan yung bandang Tel Aviv. Talagang parang may takot din baka ba sa loob ko na yun, matindi pala, talagang galing Gaza, umulan talaga ng Raqqa. Di naman ulan talaga, may mga marami lang, mas marami dun sa dati. Pero dito sa amin, sa anak ni Lola, is wala ako naramdaman. Kahit siren, wala. Yun ang naramdaman ko lang is mga pagsabog sa mga malalayo. So kung dun pa ako sa bahay ni Lola, talaga sigurado marami doon. At yun, pag-isip-isip lang ako lang kagabi, no? May magandang naidulot din pala yung pagpunta namin dito. Kasi medyo panatag yung isip ko, may peace of mind ako sa ngayon. At yun, kumpara kung nandun ka sa may parte ng Tel Aviv. Kasi yun nga, nasabi ko noong last vlog is, nasa northeast itong Rahanana, kung saan kami ngayon. Ngayon na talagang makita ko sa video galing Gaza pa ang dami, parang grabe. Medyo ngayon dito panatag yung loob ko na medyo malayo. At yun, may maganda rin pala na dulot, hindi lang para yung nakikisama ka. Siyempre tiisin na lang natin yun para sa safety natin, di ba? Pero isipin mo na lang yung good side, di ba? Huwag mong isipin lagi yung bad side. So, yun. Tanggapin na lang natin kung ano yung mga nangyayari sa atin ngayon for our own safety rin. Kaya yun, napag-isip-isip lang ako kagabi. Siyempre, habang nakahiga ka, di ba? Maandar yung utak mo. May maganda rin talaga na epekto, good advantage. Advantage din pa rin to yung tama ba? rin yung may good side din pala. Hindi yung puro isipin mo lang yung bad side sa mga nangyayari. So, yun lang guys ang i-share ko sa inyo. Huwag mo yung laging iisipin yung bad side. So, huwag mo nang mag-judge agad kung ano yung nakikita mo agad-agad. Yun yung natutunan ko kagabi. Na hintayin mo muna yung mga sitwasyon. Tansyahin mo muna at tingnan. Mag-observe ka muna bago ka mag-judge.
judge kasi nang tayo ng judge, eh, no? Yun. So, linis-linis muna tayo, guys. At Friday ngayon. Isa-shabat mamaya. At magluluto pa ako mamaya ng para sa kakainin namin mamaya ang gabi. Well, ngayon, siyempre tanggap po na yung mga nangyayari. Is masaya na tayo sa ganito. At least, kahit pa paano, safe tayo, diba? Ayun. So, linis muna tayo, guys. Ito, dala akong timba. Yun nga lang problema dito, kulang-kulang yung mga gamit ng anak. Ayoko kung nagtitipid o tung kung talagang walang oras sa pamimili. Hello guys, day 22. At andito tayo ngayon sa labas ulit. I'm talking to my friend. What? I'm talking to my friend. Friend or yeah. Wife? My wife. Ayan, kulit ni Lola na naman. Andito kami dalawa. At yun, katatapos lang ng kumain ng tanghalian, umalis na yung mga anak nung mga po ni Lola. Yan. Yan. Ito yung bahay. So, nandun pa yung mga hugasin. Hindi ko maiwan si Lola eh. Walang kasama dito, yung anak nagpahinga. Late na ako, nagising kanina alas 12, tapos gising na yung anak. Si Lola tulog pa. Kasi si Lola nagpuyat kagabi, gutom. Magpasado alas 2 na kami na ano, nakatulog. Nangungulit maghapon. Magdamag pala. Lambi siyang tumayo. Ewan ko, gusto niya umuwi sa bahay niya. Hindi niya kilala tong bahay na to. Tapos kinwenton, ang problema, kinwenton nung apo sa kanya yung mga nangyayari ditong conflict. Kaya hindi makatulog, magdamag. Sinabi ko nga kanina, dapat hindi nyo kinwento. Sabi ko ngayon, maligalik siya. Maghapon lang umulit. Yun. So, ganun ang update ngayon. Kagabi nung hapon, nakakahapon, eh, mandaming mga ano, pinaulan ng racket na naman. Pero dito sa amin, walang siren. Naririnig mo lang yung mga malalakas na pagsabog. Yun, dito masabi ko mas medyo safe at tahimik dito sa may northeast ng ano, mula sa Tel Aviv. Kaya napag-isip-isip ko talaga na ano talaga, parang may dahilan kaya lumipat kami dito. Ito yung dahilan na magiging panatag yung isip natin, di ba? Yan, ganoon lang yung update ngayon. Hindi na ako nag mga ginagawa ko dito. Siyempre hindi ko naman makuhanan andyan yung anak ni Lola. Ngayon lang pag nagpapahinga o kaya mag-isa kami, magdalawa kami ni Lola, ganun. Yun guys, ngayon maghapon wala naman magdamag, wala naman na waitis. Ayun, chill-chill lang kami dito ni Lola habang naghihintay yung hugasin. Hindi ko maiwan si Lola kasi naiinip siya, nangungulit. Gusto niya may kasama. Ayan, tinitingnan niya ako. Kaya yung hugasin ko doon ay naiwan, nakatambak. After niyan, nito, pagdating ng anak, salitan kami, hugas doon. Siyempre, nakikitira ka dito. Automatic na yun. Yan lang yung problema pag may yung anak ninyo, yung alaga ninyo is kasama yung pamilya. Karamihan dyan yung mga ano, may alaga na bata. Usually, mare bata, may autistic, ganun. Kasama yung pamilya, yung nanay, tatay, ganun. Or mga 60, ganun. Tapos kasama niya yung anak niya na isa, dalawa, ganun. Mahirap, medyo mahirap. Kasi pagkikisamahan mo. Pero sa sitwasyon ko ngayon, eh, siyempre, may dahilan naman. At saka mas gusto ko kasi panatag yung loob ko. So yun guys, yun na muna yung update ngayon. At mamaya ulit, okay? Your mother is fine. She's a woman, old woman. Okay. Yeah. You don't need to worry about her, Ma. She is the safest as safe can be. All good, Miriam. Relax. You don't have to worry. But I said I do. Mă, la tot asta să-ți mai vii. Că de perii mișu și a zonra nu. Le-ma,
להוציא אותנו מפה. למה? מה קורה פה? מה קורה פה? למה צריך לצאת מפה? אז מה אני אעשה פה? למה את רוצה לצאת? אני רוצה לראות את הבית של אמא שלי. Hello guys, day 23 na ngayon. Kanina mga umaga, mga alas 11 yata, alas 12, may nag-siren dito, may napadpad na kuitis. Well, kasama ko yung anak. Tarantang-taranta yung anak ni Lola. Eh, syempre tayo, calm lang tayo para pakita natin na hindi tayo natataranta para mabawasan yung kaba nila. So yun, pumunta kami sa kwarto ni Lola na yun yung bomb shelter. Pero okay naman, isang pagsabog lang. Palagi ko malayo o hindi ko lang siguro alam kasi nakalock yung door. At pag nakalock kasi yun, mabubuwasan yung maririnig mo kasi makapal yun, yung door. Well, okay naman kami. Yan, meron din mga pagsabog yata, mga banda dito sa bandang north yun eh. Pero safe naman kami ni Lola. At yun, ganito muna yung mga update natin sa ngayon. Sensya, ganito yung vlog natin. Paputol-putol. Kasi nga si nakatira kami dito sa bahay ni nung anak ni Lola. At hindi ako makapag-live lalo na sa FB, mga naghihintay at saka sa mga mga ginagawa natin dito. Yun muna sa ngayon. At maraming salamat sa inyong panonood. At sana pray, pag-pray nyo rin kami. Dasal-dasal lang yan, pinaka-anong panlaban natin, di ba? At yun, nandito yung anak at kasama si Lola. So, nagkulong muna akong saglit dito sa kwarto para matapos ko tong vlog na to. Okay, so Sunday ngayon. Okay naman ang lahat. Tahimik ngayon dito. Isang pagsabog lang at isang sirena. Yan, okay lang naman. Basta't mahalaga makapasok tayo sa room, sa shelter na within 1 minute and 30 seconds. Yan. Okay, thank you guys sa inyong panonood. Ako si Orly Win. Papaalam na. Mula dito sa Ranana. Later out. Bye-bye.